Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan at ito'y dahil sa billion drug haul na nabuksan sa Maynila at di umano'y matataas na opisyales ang sangkot dito. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang saan. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Aming channel ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila naging mainit nga sa mata ng ating mga kababayan ang nangyaring cover-up di umano sa 6.7 billion sa buhol sa Maynila na kinasasangkutan ng matataas na opisyalis ng PNP. Ating matatandaan noon, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sa mga pagpupulong niya kay dating Pangulong Duterte bago ang butuhan noon, hiniling sa kanya ng papalabas na Pangulo na unahin ang pagtugon sa problema sa droga sa bansa sa kanyang sariling paraan. At minsan nga sa isang panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, gusto niyang maging anti-drug war czar si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at para ipagpatuloy ang anti-illegal drug campaign ng gobyerno. Ngunit wala pa namang nangyayaring legal na usapin ng Malacañang. Ngunit ito ang naging pahayag noon ni Pangulong Bongbong Marcos na pamunuan sana ni dating Rodrigo Rua Duterte ang anti-drug campaign kung nanaisin nito. At ngayon, sa nangyayaring pagdinig sa Senado sa 6.7 billion sa bunhol sa Maynila na kinasasangkutan ng matataas na opisyalis ng PNP sa pagdinig nga ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug ay itinaas ni Senator Bongo ang ideya ng posibleng magtrabaho si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa kasalukuyang administrasyon bilang anti-drug czar. Ayon nga kay Senator Bongo, kung sakasakali lang, prerogative naman yan ng presidente, appointing authority, kung sakasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug czar si dating Pangulong Duterte? Ito ang kanyang naging tanong kay PNP Chief Acorda sa pagdinig ng committee sa multi-bilyong pisong drug haul na nasamsam sa Maynila. Ang tanong na ito ay itinaas si Senator Bongo matapos magpahayag ng pagkabahala na baka masasayang ang pagsisikap ng Administrasyong Duterte na isinaalang-alang ang di umano'y pagkakasangkot ng ilang pulis sa pag-recycle ng mga nakumpiskang droga dahil isang malaking problema sa integridad ng mga kapulisan. Kaya panawagan tuloy ng taong bayan, ibalik si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte dahil isang malaking tulong ang husay at galing niya sa pamumuno. Kaya ibalik ang kamay na bakal. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, President Marcos, nananawagan po kami na sana po ibalik niyo na po si former President Duterte sa Malacañang. Sigurado mga kaibigan, pag binalik talaga si Tatay Digong sa Malacañang, maraming drug lord na matakot na naman.
Pero kung kaya niya pa, kung sakaling kaya niya pa na magtrabaho, guys, kasi nasa ilang taon naman na ata siya. 70 plus ata. Kung kaya niya pa, sana makabalik, ano. Pero kung hindi, magpahinga na muna si tatay, di kung para kahit pa paano matanggal yung stress niya. Diba? Pero hanggat kung kaya niya pa sana, sana makabalik, ano. Dahil kailangan po ninyo ang kamay na bakal upang mapuksa ang lahat ng buaya sa loob ng Malacañang at mapigilan ang problema sa droga. Pangulong BBM, delikado po kayo pag wala si PRRD sa gilid ninyo. Sana po ay mapansin niyo po ang panawagan namin. Kailangan po talaga na may kinatatakutan ng mga tiwaling pulis. Nakakawalang tiwala, pwera sa matitino na hindi nasisilaw sa pera. Ibalik na po si PRRD kung sino po ang maging solusyon sa pagpugsa ng drug problem sa Pilipinas. Sana sooner na para maibalik ang country drug free at hindi kawawa ang mga Pilipino. Pag na-drug addict ang mga Pilipinos, sino ang lalaban para sa bansa? Sana totoo na ito. Magiging masaya na naman ang buong bayan kapag si ex-PRD ang gawing drug czar sa pagsugpo sa problema sa droga sa bayan. Kailangan talagang ibalik ang kamay na bakal at tapang ni former PRRD dito sa drug issue sa bayan. Sir, good afternoon po. Dahil ang food stamp beneficiaries po ay required na magtrabaho, paano nito mababago ang kultura ng dependency po sa government aid? Yes, pero hindi naman mahirap yun eh. Dahil talaga kagaya ng sinasabi ko na ilang beses, eh, yung mga Pilipino, Pilipino naman hindi talaga, ayaw nila yung hindi sila nagtatrabaho. Kahit na nangangailangan, siyempre tatanggapin nila kung ano yung natulong na mabibigay ng gobyerno. Pero eh, kung hindi sapat yung ganun na lang habang buhay, eh, ganun ang ginagawa, ang gusto ng Pinoy, magkaroon ng trabaho. Kaya may kasama tayong element dito na magbibigay sa yung dole na tent para makapagbigay ng trabaho para sa mga nangangailangan. At alam mo naman, lahat ng ito susuportahan talaga natin hanggat mabigyan natin ng trabaho ang taong bayan. Kaya ito na muna pang tiding over habang naghihirap pa. Pero I think that as quickly as possible, lalo ng Pilipino, naging experience ko, ay silang hanggat makahanap ng trabaho, talagang yun ang gagawin kagad. Sir, follow up lang po. Dahil po sa food stamp, pwede bang kalaunan, sir, ma-terminate na yung 4-piece program po? Sana. Ibig sabihin kasi, pag natin, makaya na natin itigil yan, ay sasabihin natin, ibig sabihin, wala nang nangangailangan. Ay maganda talaga kung umabot natin yun. Pero kahit pa paano, kung minsan, tinatamaan ng halimbawa, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng peste, tinatamaan ng kung ano-ano, eh kailangan pa rin tulungan. So, yung 4-piece, eh yun, pantawid yun eh. So, kung hindi na kailangan magtawid, ibig sabihin, may trabaho na. May kaya na yung tao. Kahit man lang mapakain ang sarili ng pamilya, eh sana umabot tayo sa ganun. Thank you, Mr. President. Gilbert Perdes, DWIZ. Sir, magandang hapon po. Good afternoon. Paano po natin masusustain yung food stamp program at saan po tayo kukuha ng pondo para ho rito? Well, meron. Hati-hati. Meron yung ADB na tumutulong sa atin. Meron yung World Food Program. At syempre, meron din tayong counterpart dito sa Pilipinas. At mabuti na lang at nandiyan nga sila at tumutulong sa atin. At nakikita naman nila, sanay na sanay sila sa ganitong klaseng trabaho. At kahit nagpapasalamat kami sa kanilang lahat na tumutulong sila. So, in terms of funding, palagay ko, I think we will be able to sustain ito for as long as we need it. But kagaya ng aking laging sinasabi, dahan-dahan sana, maayos na natin yung ibang sitwasyon para hindi na nangangailangan ng tulong. But there will always be an element na may kailangan pa rin. So hindi talaga, you will never see na mawawala lahat ito, na hindi mo na makikita yung programa, sasara yung programa. Hindi siguro. Baka lumiit pagka maganda na ang takbo ng ekonomiya. Thank you, yeah. Sir. Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, hello. Clarify lang namin your earlier statement. You mentioned that the DOF secretary should not be part of the Maharlika Investment Corporation, but under the law, he's supposed to head the panel. No, clarify lang, sir. No, what I said is that he should not be the chair of the DOF because that was the original. The original proposal was that the president be the chair. Sir, follow up, sir. So you prefer to be the chair? No. the first proposal was that the president would be the chair.
Sabi ko, hindi naman siguro, I don't think it should be that way. Because ako magpapatakbo ng fund, hindi tama yun. Dahil politika, nasa politika ako. Kailangan mawala na nga, maihiwalay sa politika. So, ang sumunod ay sinabi, ang DOF, ang mag-chair. Ganun din ang aking sinabi. Ngayon, may interest talaga ang gobyerno sa Maharlika Fund. Kaya kailangan meron tayong representative doon. Kaya ang nangyari, kung titignan mo yung batas, ang DOF as the ex-officio member. Kasi ang pera galing sa gobyerno eh. Kailangan meron tayong representative sa board. But hindi sila ang magpapatakbo. Ang importante sa akin, yung aking nabanggit kaninang umaga, ay ganit, napakasimple lang. Dapat ang mga desisyon na ginagawa ng mga namumuno ng Maharlika Fund ay hindi dahil sa politika, dahil hindi dahil sa kung ano-ano pang ibang konsiderasyon, kung hindi kung ano yung pinakamaganda para sa fund. Kung anong magpapatibay ng fund, ano yung magpapalaki ng fund, ano yung mga investment na pangpapaganda dun sa fund. Yun ang kanilang dapat iniisip. Hindi nilang dapat iniisip, may election bukas, may election in one year, kailangan natin, huwag natin papasukan yan kasi whatever. No political consideration should be part of it. Otherwise, delikado yan. It will not succeed. Yeah. Thank you, Sir Chonayu, Radyo Inquirer. Sir, good morning. Good afternoon. Good afternoon. The former President Rodrigo Duterte had a meeting with Chinese President Xi Jinping sa Beijing the other day. May imprimatur po ba ninyo ito? May basbas po ba ito? No. Nagpermiso pa. Hindi naman kailangan. Alam ko naman ang pupunta siya. At magkaibigan sila. Magkakilala sila. So, I hope that napag-usapan nila yung mga issue na ngayon na mga nakikita natin, yung mga shadowing, yung mga kung ano-ano, all of these things that we are seeing now, I hope na napag-usapan nila para naman magkaroon tayo ng progress. Kasi yun naman talagang habol natin, patuloy ang pag-uusap. Kaya I welcome any new lines of communication. If that is President PRRD, then good. Hindi importante sa akin kung sino, kung ano, basta may makausap sila, baka makatulong eh. So, I hope, I am sure that he will be able to tell us what happened during the conversation and see what how that affects us. Thank you, Mr. President. Okay. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.